Videlia Soriano Villena, 32 years old. I'm a businesswoman and galing po ako ng Cebu. I was 18 years old. Pumunta ako ng Maynila kasi talagang gustong-gusto ko ng ibang buhay. So, nakarating ako ng Maynila, hindi maganda yung naging experience ko sa pagiging kasambahay. Napunta po ako sa pangalawang bahay. Yung amo ko po doon, sobrang babait nila. Sila yung tumulong sa akin na makapasok ako sa mall. Hanggang sa naging sales lady po ako. Then, nakapag-decide ako na mag-aral. Kasi sabi ko, hindi ako uuwi ng Cebu nang hindi ako successful. Ano din ako, produkto din ako ng mga nalalait ng kamag-anak. Kami. Kasi hindi kami mayaman eh. Ano kami, basta mahirap lang din. Sabi ko, magtatrabaho ako. Nagtatrabaho na ako at the age of 16. Ay, yun, nabuntis. Tapos, umalis ako doon kasi naging burden na ako sa parents ko. Ayun, na-invite ako sa online business. So, okay yung naging buhay ko ng online business. Marami din akong natutunan. Nagkaroon ako ng mga bagay na hindi ko nakuha noong nag-sales lady ako. Mga property, mga sasakyan. So, ayun, okay naman hanggang sa nakilala ko siya. Nakilala ko si Mister. So, ako nga po pala si Christian Mar Villena, 32 years old, from Ballesteros, Cagayan Valley. Ng tubong Ilocano po to. So, nagtrabaho ko bilang baker po sa Japan ng 3 taon. So, after po nun, umuwi na ako dito sa Pilipinas hanggang sa nakabili na ako ng mga property. Nais na tambay muna ako dito sa bahay, tapos pumasok pa ako sa real estate. Hanggang sa may mga nakarelasyon po ako. Tapos hanggang sa, hindi kasi maganda yung pinagdaanan ko sa relasyon ko bago po nakilala si Mrs. Nung nakilala ko siya, hindi ko akalain na siya yung magiging asawa ko. Kasi sa dinami-dami na nang nangyari, wala na taas in sarado na talaga ako. Sabi ko, ayoko na talaga, tama na, focus na lang ako sa mga anak ko, focus na lang ako sa business ko. Tapos nung nakilala ko yung mister ko, mas marami kaming business na pinasok. Para sa akin, si Robbie Delia ay isa sa aking mga pangarap na binigay ni Lord na makakasama ko habang buhay. Kumbaga, siya yung kalahati ng buhay ko na kung wala siya, hindi ko magagampanan yung pagiging ama sa pamilya ko. Si Christian, para sa akin, siya yung other half ng buhay ko. Yes, kasama natin ngayon ang trending, ang wedding video, si Robbie and Christian. Hello, Robbie. Hi po. Yes, grabe yun. In-expect ba yun? 10 million views? Hindi po. Actually, nagulat na lang din kami tapos nakita namin yung unang nakakita yung family namin. Binigay lang po sa amin yung raw video tapos in-upload ko lang po sa TikTok. Tapos doon na siya nagsimula mag-million views. Oo. Ba't mo kasi kinain mag-isa? Hindi mo alam yun? Hindi ka tinuruan? Hindi rin po ako tinuruan nun. Kasi tinuturo yun. Hindi mo kay mga rehearsal. Oo nga po eh. Kasi hindi. Tapos yung mukha mo kasi gulat na gulat doon sa video. Na parang, totoo ba ito? Nagjo-joke siya. Akala mo ba nung una joke? Akala ko po nung una, hindi niya talaga alam. Gaganon lang niya, tapos susubo sa akin. Kasi ako nakanganga na po ako eh. Kumbaga, nakaganon na ako. Parang tapos, iniwan mo siya na, ha? Ikaw na sumubo. Parang nag-playtime nung una eh, no? So, pero binulungan mo ba siya na, uy, subukan mo ako. May ganon ka ba? Wala po. Sinabi ko lang sa kanya, anong, nakaganon yung mukha ko, nakangiti pa rin. Pero sabi ko sa kanya, anong ginawa mo? Nag-aantay ako ng subo. Pero sinubuhan mo naman. Ako sinubuhan ko na after. Kasi nagulat din po ako, sabi ng mga nanonood na, ba't mo kinain? Diba? Nabigla, nagulat din po ako kasi hindi ko rin talaga alam na isusubo pala dapat sa kanya. Oh. So sinabi na lang na dapat na isubo sa kanya. So sinubuhan ko na po siya. Pero nung nag-viral, kamusta yung mga reaction ng mga tao? Iba-iba po. Sobra. Yan, naiyak na ako. Oh, ba? Bakit ka naiiyak? Kasi? Ako po siguro sa natuwa. Hanggang na hindi pa rin kasi ako makamove on eh. Na nag-viral yung video. Yung blessing, ganyan. Oo. Tapos yung answered prayer. Tapos syempre, hindi ako makapaniwala. Alam mo kung bakit? Kasi galing siya sa isang failed relationship, di ba? Parang there was a point in your life, sumuko ka na rin sa pag-ibig o tingin mo parang nag-fail yung unang try mo sa pag-ibig, di ba? So ngayon, na parang siguro ang nare-realize mo is sobra mong blessed na binigyan ka. Opo. So, kailan dumating si Christian? Dumating po si Christian noong mga panahong
sarado na siguro yung puso ko noon eh. Yung bang, close. Permanently close na for ano business. Kung pwede lang, ipadlock na yung lahat ng pwede ipadlock, ipapadlock na para hindi. Close for business na to. Oo. Pero bukod sa sinarado ko na lahat, ang inopen ko lang po ng time na yon is yung business opportunity para sa kanya. Nakilala ko po siya sa FB dating. So, hindi ako naniniwala dun sa FB dating kasi marami rin loko-loko eh. Sabi ko, ay, bahala kayo. So, wala na akong pakialam. Ang purpose ko lang nun, eh, sige, gawin ko lang yung business ko, yung online business ko. Hanap lang ako ng more clients. Tapos, nung nakilala ko siya, nung nag-meet kami, una agad niyang sinabi sa akin, baka re-recruitin mo ko ah, baka i-invitein mo ah. So, syempre, ako naman nahiya na. Sabi ko, hindi, wala lang talaga akong magawa, kaya nakipag-meet ako. Pero, kasi binara na niya ako noon eh, nung time na yun eh. Tapos, sa business, parang nabooking na niya na business mo lang. Oo, nabooking na po niya ako. Tapos, eventually, realize ko din sa kanya na meron din pala siyang intention. Kasi nasa real estate po siya eh. Akala niya sa akin, yayamanin. Akala niya, yayamanin siguro. Bebentahan mo siya. Bebentahan niya po ako ng property. Dinarentsa ko na din po siya. So, single parang, single na po ako nun. Bali, naghahanap lang din sana ako ng kausap. So, sakto nagkausap po kami sa dating site. So, ayun, kinagabi lang nagkausap po kami, tapos kinabukasan nag-meet agad kami, niyayang po niya ako mag-meet. So, nagkita po kami, pero hindi ko talaga akalain na handong kami ng ganito kasi parang gusto lang po na makakausap nun eh. So, kasi nga broken-hearted ka rin. Para lang ano, alam mo yung maibsan lang. Maibsan lang yung sakit, yung pinagdaanan. Sige, usap tayo. So, nag-usap na lang talaga kayo. Opo, nag-usap kami. Pero bago ko siya minit, nagsimba muna ako nun sa baklaran. Opo. Anong sinabi mo sa baklaran? Sabi ko, kasi ano na yun, mami, kumbaga 2 years na. Sabi ko, Lord, huwag niyo po ako bigyan ng lalaki na ako yung mahal. Bigyan niyo po ako ng lalaki na mahal yung mga anak ko. Ganun siya? Ganun po siya. Christian, nung nalaman mo may anak na si Rovi. Actually po, nung una talaga, nung unang meet pa lang naman, inopen naman na po siya sa akin. So, sabi ko, yung last ex ko kasi single mom din. So, kaya sabi ko, okay lang na wala ng problema sa akin yung kasi wala ang pinagkaiba sa single mom. Babae pa rin yan, minamahal pa rin yan. So. Tapos, hanggang ngayon po, simula nagkakilala kami, hindi po namin nami-miss yung baklaran every week. After 1 month, nag-propose siya sa'yo, anong naramdaman mo? Iba po yung pinapakita niya kahit ulan. Sabi ko, sige nga, kahit ulan, dinadrive niya, dumadating sa kondo, basang-basa. Tapos may daladalang ulam. Akala ko bili lang niya sa render ya. Luto pala talaga niya. Nagbibideo pa siya. Sinesend. Nagluluto po kasi talaga kasi hindi po siya marunong magluto. So, naiisip po na rin siya kasi baka maya hindi siya kumakain. So, dinadalhan ko po talaga siya sa kondo niya pinagluluto. Halos araw-araw po nun eh. Grabe yun. Grabe po yung effort niya na yun. Tapos, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya na sabi ko, isa pa Lord, isa pa talaga. isang sign na lang. Sinubukan ko po siyang ayain magsimba ng alas 3 ng madaling araw. 4 a.m. po kasi yung first mass ng Quiapo. Dumating po siya ng naghatid siya ng pagkain sa akin ng alas 7 ng gabi. Tapos sabi ko, magsimba tayo mamaya ng Quiapo. Umuwi siya. Hindi na pala daw siya natulog. So, nagkita. Unang simba po namin, siguro mga 2 weeks na po kami noon. Ayan, 2 weeks. At unang simba ko rin yan, di ba? Kasi hindi po talaga nagsisimba. Siya lang muna pag-iaya sa akin na magsimba. Sinagot ko siya nung inaya niya ako ng rides. Ayan, nagmotor. Nagpunta pa kami sa Tanay. Tapos, sa may Antipolo. Tapos bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Sabi niya sa akin, yun na, nagsabi na niya, mahal na kita, ganyan-ganyan. Di, siyempre ako naman, may something na na-feel. Sabi ko, sige, wala namang problema. Try natin kung mag-work. Pag hindi, di hindi. Tapos, ayun, naging kami na noon, 1 month. Oo. Tapos, after 1 month, sabi niya sa akin, pakasal na tayo. Sabi ko, abilis naman. Gusto mo lang yata akong matikman. Kasi kumbaga... Gusto mo yung katawang ko. Habol pa na. Okay. Gusto mo na matikman. Okay, dinaretso mo na. Wala na kami patumpik-tumpik. Kasi syempre, dami ko ng daanan eh. Sabi ko, gusto mo lang yata akong matikman. Sabi niya, hindi. Kasi papakita ko sa inyo, sa iyo na seryoso ako. Ganyan, ganito. So sabi ko, sige paalam mo na ako sa mga anak ko. Nagpaalam ako doon sa panganay ko, dalaga na. Tapos yung sa isa, okay naman sa kanila. Sabi ko sa kanya, okay na pumayag na yung mga anak ko. Sabi niya, ayusin ko na yung mga kailangan saksal. Sabi ko, isa pa, gusto kong makasama ka ng mga anak ko. Para hindi sila mabigla kung anong klase ka. At least makilala ka man lang muna nila. Kasi biglaan po eh, isang buwan.
agulat sila. So, nanay nung magkasama na sila ng mga anak mo, kamusta siya? Po, okay naman po. Sabi niya sa akin, kukunin ko na kayo dyan ng mga anak mo. Dadaling, oh. Opo. Inuwi niya kami sa Marilao. Oh. Doon po. Doon talaga. Eh, meron na po kasi siyang bahay. May nabili na, may napundar na siyang bahay, lupa, ganyan. Kaya nung sinabi niyang, sige, kung yan lang, walang problema. Susundin ko kayo. Tumira kayo dito sa bahay para makilala ako ng mga anak mo. Oh, lahat ng pinagdasal niya nung sinagot ng Diyos. Sobra, grabe. Praise God. Oo, grabe yun, no? So, talagang, alam mo, effective talaga ang pagdadasal. Diba? Kaya kalahi mo yun, tapos di ka na naghahanap, nasaktan ka na, napaso ka na. Meron palang isang lalaki na para sa'yo. Opo. Na yung akala mo sa sarili mo, oy, may dalawa na akong anak, sino pa kaya magmamahal sa akin? Opo. Pero di ba, hindi ka lang minahal ng buong buo, pati yung dalawang anak mo, di ba? Opo. Ikaw naman, Christian, ano ang meron sa relasyon na to? Naisip mo na ito ang babae para sa akin. So, ayun ma'am, kasi talagang naramdaman ko kasi sa kanya na ito na talaga yung babaeng gusto kong makasama. Kasi nagkakasundo po kami sa lahat ng bagay, sa business, sa mga trabaho, sa lahat ng bagay nagkakasasal pagta-travel, magkasundo po kami ma'am. So, sabi ko, eto na talaga kasi hindi nagawa ng mga past relationship ko yung mga ginagawa niya. Na, which is, kasi yung mga past relationship, hindi kami nagkakasundo. Pag may mga gusto, parang isa ayaw, ako gusto ko. Parang siya kasi ma'am, lahat ng mga gusto niya, gusto ko rin. Tapos yung mga gusto ko na gawin, gusto na puntahan, gusto na alamin, ano pa yung mga dapat. Yung mga interest nyo, swap. Opo, so parehas po kami. Ano yung gusto mong sabihin dun sa mga single mom na marahil sila yung dating ikaw, na bitter na sa pag-ibig? Siguro ang masasabi ko sa kanila, mahalin mo muna yung sarili mo. Kasi ako dati, masasabi ko talaga hindi ko mahal yung sarili ko. Kasi sarili ko hindi ko maalagaan, hindi ko, yung ugali ko hindi ko alam. Kasi yung sa mga past relationship ko, hindi ko sila sinisisi. Thankful pa rin ako sa kanila hanggang ngayon kasi dahil sa kanila, naging better person ako ngayon dito sa asawa ko. Okay. Hinanda ka, kumbaga parang naging training. Masakit naman talaga ang training, di ba? Wala namang training na madali. Kumbaga naging training siguro yon para ihanda ka dun sa tamang tao para sa'yo. So ngayon, yung relationship nyo, kamusta? Ayun, okay na, okay na. Kamusta siya bilang asawa, bilang nanay, sa anak nyo? Ayun, sobrang maalaga po talaga siya. Kaya nga, dalawang beses ko po siya pinakasalan eh. Oo nga, this grabe. This year lang po, dalawang beses. Dalawang beses mo siya pinakasalan? Ang tali noona po kasi civil lang po yun, di ba? Civil lang po noona pinakasalan mo. Tapos, nung April, ma'am, nag-decide po kami na pakasalan ko ulit siya sa simbahan naman, ma'am. Grabe. Sobrang pagpapatunay na yon. Talagang dalawang beses kang pinakasalan. So, may pag-asa talaga in love. Thank you very much, Christian. Thank you very much, Ruby, for sharing your love story. It's a story of love and hope. Magbabalik po kami